At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Bayaw, ay nako, ang daming lasing at nagrarambulan na sila. Bayaw, mag-warning shot ka para tumigil sila. Sige bayaw, susubukan ko. Hoy, magsitigil kayo! Tigil! Bayaw, lalo silang nagalit. Eh na sila, tumakbo na tayo, bayaw! Delikado tayo! Bayaw! Huwag mo kong iwan, bayaw! Bayaw! Naku, delikado ko. Hindi ko na maiiwasan ito. Makakapatay na ako ng tao. Makakapatay na ako. Huwag ninyo akong pilitin na makautang ng buhay! Huwag! Sige! Sino man sa inyo ang lalapit sa akin? Mamamatay! Sige, lapit! Hindi ka namin natatakot, hindi ka namin takot sa'yo! Hindi kami takot! Sige, malilang namin! Gusto mo! Kapag inamukatan ka namin, mamamatay ka namin! Talagang delikado. Hindi ko sila pwedeng patulan. Mga lasing sila. Iiwas na lang ako. Hahanapin ko si Karen at ilalayo ko pansamantala dito. Kasama! Tabulin natin ang matatay yun! Bibilisan ko. Ang mga lintik, talagang pinipilit nila kung mautang ang buhay nila. Pero pipilitin ko din silang iwasan. Hindi ko dudungisan ang aking kamay dahil lang sa inyong mga walang kwentang tao. Huwag ninyo akong habulin! Duwag ako! Hindi ako matapag! Duwag ka! Makasama! Tigil lang natin habulin! Hindi lang siya matapag! Duwag daw siya! Duwag daw siya! Tigil lang natin! Duwag! Kumakatok. Sino kaya ito? Sandali lang, nandyan na. Pare, nako. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kagabi? Bakit? Ano bang nangyari kagabi, pare? Namatay na ba si Karyong? Pare, papasukin mo muna ako. Para dyan sa loob na tayo mag-usap. Sige, pumasok ka, pare. Iwan mo yung chinelas mo, iwan mo. Iwan ko na. Ayan. Ayan. Maupo ka. Salamat, pare. Ngayon, kwento mo na sa akin kung ano yung sinasabi mo na nangyari kagabi, ha? Ano, pare? Pare. Nagkagulo pala kagabi dito sa barangay natin. Ha? At hindi natin na namalayan, ha? Di ba may humabol sa atin at tinakbuhan natin? Yun, pare. Yun ang pinagmulan ng lahat, ha? Buti na lang at nakalayo tayo kaagad. Kundi, nako, ha? Nasangkot tayo. Pati si Vice Mayor, nasangkot eh. Inireklamo siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ni Vice Mayor agataon? Nako, nagpaputok siya, pare. Kaya pinuntahan siya ng pulis at baka aristuin nila. Ano? Manaka, mabuti nga sa kanya. Mawawala na ang kayabangan ni Karyong.
huhuliin nila ang pinagmamalaki niyang bayaw niya. Sira na ang pangalan nilang magbayaw, pare. Sabi nga ng iba, mamamatay tao raw si Vice Mayor Agaton. Ang sabi naman nila kay Karyong, tanga raw, bubong kapitan. Ay, totoo naman yun eh. Totoo yun. Ha? Nakaw, magandang balitang yan, pare. Sayang, at madagal pa ang eleksyon. Kung di, siguradong ako na ang magiging kapitan. Oo, pare. Maghintay lang tayo. Matutupad din niyang pangarap mong maging kapitan del Barrio. Ayaw ko nang maulit pa ito, Breng. Binita! Lumalabas na, pati kayo pala sangkot sa gulaw. Eh? Ay, Kap, kasalanan po ni Binito. Hinamon niya ako. Anong hinamon? Ikaw dyan eh, ang nangamon. Tama na! Mga buwisit kayo. Nakaw! Ano kayang gagawin ko ngayon? Nasira na ang pangalan ko. Nasira na ang barangay natin. Usap-usapan ngayon sa social media ang nangyaring kaguluhan dito. Hey, nakaw, salip na tumulong kayong sawaye ng mga nag-away-away eh. Basti kayo nakisali sa gulaw. Paano yan? Hindi natin mababawi ang karangalan ngayon. Paano? Anong gagawin natin? Ay, kasalanan nito ni Benito Cap. Ay, Abrek, tumigil ka na. Baka hindi ako makapagtimpi, mapapatay kitang animal ka. Sige. Ay, sige. Subukan mo. Akala mo hindi kita lalabanan. Ay, sige. Magpatayan na tayo ngayon. Magsitigil na kayo. Titigil kayo. Aray ko. Aray ko. Hey, ito ang tanda ninyong dalawa. Kapag inulit nyo pa ito, alisin ko na kayong CBU ko. At ipapalit ko sila Bunjing at Boy, si Buyay! Ha? Ha? Kapitan? Mga kapatid, nako, kilala niyo ba si Ay, Imay na naglalaban naman eh sa bayan nako? Mabuti na lang at hindi kayo nadamay kagabi, no? Ay, nako, kung hindi, malaking problema. Oo nga eh, natatakot na ako dito, Darwin. Gusto ko nang bumalik sa Tacloban. Ay, nako, huwag mo naman akong iwan dito, tita, ha? Kundi sasarado ko na rin ang tindahan ito. Nakakatakot na kasi dito. Marami ng lasinggero at lasinggera. Katulad mo sila, tita. Lasinggera ka rin eh. Napasubo lang ako kay Ate Punyang dahil niyaya niya akong uminom dahil may problema siya. Ay, nako. Uli-uli, tita. Ha? Huwag ka nang makipag-inuman sa kanya. Kung hindi madadamay ka. Oo nga eh. Tita, magtago ka na. Andiyan na si Aling Punya. Baka yayain ka na namang uminom. Kumakanta na naman ang selos. Ay, dahuwi niya. Bigyan mo nga ako ng service. Ha? Nako, nakita na niya ako, Darwila. Sapatos ng manok na naman. Ay, Biben! Mabuti! At nakita kita. Kailangan ko ang kainuman. Ay nako, Aling Punyang. Hindi pwede si Tita Bibang ko ngayon dahil may gagawin siya. Andaw! Tinatanggihan niyo ba ako?
Gusto nyo bang mag-google ako dito? Ha? Darwina, may dala pala siyang barel delikado. Ano? Makikipag-inuman ba kayong dalawa sa akin? O bang bugol ako dito? Kung gagawin natin? Si Tita Bibang lang po ang makikipag-inuman sa inyo, no? Hindi po ako pwede. Ano? Tinatanggan mo ako? Ha? Gusto bang magpaputok ako ng buzzer dito? Huwag naman aling po niya. Takot po ako sa putok ng baril. Kung ganun, maglabas ka na ng serbesa at mag-inuman tayong tatlo. Bilisan niya! Apo! Naku, sandali lang po. Sige po, maglalabas na po ako ng alak at mag-iinuman na kayo. Naku. Naku, akala ko kung hindi na maaayos ni Kapitan ang problema, nagkasundo-sundo na nga ang nag-aaway-away. At nangako sila na hindi na sila uulitin. Oo nga eh. Akala ko eh, maa-atake na naman si Kapitan. Buti nga at hindi inatake. Kundi baka ikamatay na niya. Oo, alam mo. Naawa na talaga ako sa kanya eh. Maraming pagsubok na dumarating sa buhay niya. Problema pa niya si Aling Punyang. Oo, matagal na. Hindi kasi tumitigil itong si Aling Punyang sa kabubunganga niya eh. Kahit na sinong asawa naman siguro, kung mabunganga ang asawa, talagang magsasawa. Mabuti kung magsasawa lang. Pero kung maatake, yan ang malaking problema. At baka hindi ko matanggap na mawala siya sa akin. Ikamamatay ko rin, Pining. Veronica! Ewan ko ba kung bakit ako nakadama ng ganito sa kanya. Ang lakas talaga ng tama ko sa kanya, Pining. Ha? Sige! Talagad! Bara ka na, Pining ko. Palagi mo na lang akong sinisiraan kay Kapitan. Anong sinisiraan? Ikaw ganyan eh. Lagi mo nila kung sinisiraan. Sobrang ka ng animal ka. Anong gusto mo? Magpatayan tayo? Pining! Tingnan mo sila ang Bri at Benito! May hawak silang ting isang baril! Magpapatayan na sila! Pining! Ayan ba yan? Wala na tayong problema. Tumahimik na ang lahat. Nagkasundo-sundo na ang mga nag-aaway. Sabi nila ay nagsisisi na raw sila sa kanilang nagawa. Eh, oo nga ba yan? Nakaw, halos atake na naman ako sa puso. Mabuti na lang at tinulungan mo agaw. Eh, bayaw kita, kaya hindi kita pwedeng pabayaan. At mabait ka sa akin, kaya tinulungan kita. Pero kung salbahe ka lang, bayaw, ay nako, pinabayaan na kita. Ay, salamat naman, bayaw. Ang problema ko ngayon ay kung papaano ko masusuyo si Karen na bumalik dito. Hayaan mo na, bayaw. Matutulungan kita dyan. Kung susuyuin mo siya, isama mo ako. Ay, sige ba yun? Pupunta ako mamaya at isasama kita. May tumatawag sa cellphone mo ba yun? Oo nga. Ay, nakaw, si Veronica ba yun? Ano kayang sasabihin nito? Masagot na nga. Gwen, hello, sweetheart!
Stay, Gwen. Biruni ka. Naku, Kap. Kap, may masamang nangyari ngayon dito sa barangay hall. Anong nangyari dyan? Ano, biruni ka? Sila, Ambring at Benito, napapatayan sila. Tig-isa sila ng baril. Naku, marami nang nasirang gamit dito, Kap, sa barangay hall. Inamaan nila ng baril. Ano? Bayaw. Bayaram ng baril mo at granada. Sandali lang. Ha? Bakit naman bayaw? Anong gagawin mo? Papatayin ko na sila Ambreng at Benito. Ariadong, nasaksihan mo ba yung nasaksihan ko, ha? Oo, pare. Nasaksihan ko rin, na. Natuwa nga ako, eh. Wala na. Maatake na naman si Karyong sa sunod-sunod ng problema niya. Ha, malapit na siyang matigok, pare. Oo, pare. Dalagang umaayon sa atin ng pagkakataon. Siyempre. Kung nga mamamatay na si Karyong, nako, daig pa natin ang tumama sa sweepstake. Oo, pare. At babaguhin ko kaagad ang pagpapatakbo ng sistema. Dahil ako ang magiging administrator at ikaw ang OIC. Lilinisin ko lahat, pare. Tatanggalin ko ang mga kasamang walang bakinabang dyan. Oo, pare. Alisin natin silang lahat para walang balakid sa iyong adikain. Oo, pare. Tulungan mo ko para maipatupad ko ang inaasamasam kong mangyari sa ating barangay. Dahil mahal na mahal ko ang barangay ng Hingaluan. Kaya ipaglalaban ko ito ng patayan, pare. Ako rin na, pare. Nakahanda akong ibuwis ang aking buhay dahil sa pagtatanggol ko sa ating barangay. Mabuhay tayong dalawa, pare daw. Ay nako, mabuhay. Mabuhay ang imperialismo. Ang ating tagumpay. Mabuhay. Mga tarantado kayo. Kayo ang inaasahan kong makatulong sa akin para mawala ang mga nanggugulo o masawat. Pero anong ginawa ninyo? Ha? Anong ginawa ninyo? Ay, si Benito kasi, Kap, hinamon ako ng patayan. Anong hinamon? Ikaw ang nagamon sa akin eh. Ha? Kaya pinagbigyan na kita. Kala mo siguro natatakot ako sa'yo. Ha? Ay, bakit? Ha? Anong gusto mo? Ha? Ay, sige. Ituloy na natin magpatayan. Sige. Magbarilan tayo kung sinong matapang. Ha? Hindi ako natatakot mamatay. Gusto mo? Ay, sinabi ng tama na. Tama na. Ba't talintado kayo? Naku, bayaw. Huwag ka masyadong magalit sa kanila. Baka takihin ka. Ako na lang bahala sa dalawang to. Alam mo, uurungan kita. Eh, sige, bayaw. Ikaw na dahil sumasakit ng batok ko eh. Wala nang darating na problem pa. Kundi hindi ko na kaya talaga, bayaw. Parang gusto ko nang pumatay ng tao eh. Tama na yan, bayaw. Sige, pumasok ka na sa opisina mo at iwan mo na kami rito. At ako na ang mag-aayos sa problema ng dalawang ito. Ha? Ano yun? Putok ng baril yun ah. May nagbabarilan yata sa labas. Bayaw, sino kayang nagpaputaw? Hindi ko alam, bayaw. Kailangan aalamin natin kung sinong nagpaputok. Kapitan! Kapitan! Ay, kapitan! Si Aling po yan! Naghuhuramintado na naman! May danang baril! Ano? Hindi!
Hindi! Ang gagawin ni Kapitan sa bagong problema. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ng susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Kalawang sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!